sa hinaba-haba ng paglalakad mo kada araw. Napaisip ka na ba kung ano nga ba ang pinakamalayo mong nalakad? From Vasra Terminal hanggang sa Mines School ng anak ko, hindi ako sanay maglakad kaya nakakapagod para sa akin. Yung alilakad from here going to Tungko, maybe 10 or 11 kilometers. Nakakapagod, masakit sa binte. Pinakamalayo ko pong nalakad ay wala pag-asa hanggang dito. Siguro mga 3 to 4 kilometers po yun. Ang tanong, game ka bang maglalakad ng mahigit sa 300 kilometro? Naku po, kamusta kaya ang paa mo? Meet Mang Joe, ang 51 taong gulang na naglakad at tumakbo lang naman ng mahigit kumulang 300 kilometro. Si Mang Joe, laking Boracay. Kaya basta mga sports na pisikalan, hindi niya raw inaatrasan. Mapak-bodybuilding at dragon boat pa yan. Kaya, nang mapasabak noong 2014 sa takbuhan, ang long-distance running na ultra-marathon hindi niya inurungan. Nakita ko to sa mga TV, sa sport. Sabi ko, parang gusto ko tong sports na to. So, yun. Parang nag-start ako sa, sumali agad ako sa 24 hours sa Paatibayan. Doon ako nagsimula. Naisip ni Mang Joe ang mga ganitong sport. Mainam din para sa tulad niyang galing sa pamilya ng mga may high blood. Sa father ko, kapatid ng father ko, yung mga high blood. Doon ko na-realize na, at ang sabi ng doktor na kailangan mo mag-exercise, kailangan mo talaga yung sarili mo, hindi lang iasa lahat sa gamot. At the same time, wala naman akong pambiling gamot. So sabi ko, exercise talaga yung kailangan. Pero hindi lang daw ito basta-bastang takbuhan, ha? Hindi ko naisip yon, hindi ko na ano, ang iniisip ko yung gusto ko yung gagawin yung sports na yon. Tapos nung nagawa ko na yon, doon ko na-realize na hindi pala madali. Yung stamina endurance mo, yung hindi pa ba ready. Pero ang sumubok daw sa tibay ni Mang Joe, ang Endurance Challenge Philippines Ultra Marathon nito lamang Oktubre. Kung saan sa loob ng 88 hours, kailangan niyang makarating mula Banawe hanggang Luneta. May layo itong 216 miles o mahigit 340 kilometers. Isa si Mang Joe sa 10 tumanggap sa hamon. Matira, matibay. Si Mang Joe, laban kung laban. Pero habang nasa gitna ng karera, inabutan sila ng bagyo. Tuloy pa rin yung run namin, yung takbo namin, hanggang sa may Nueva Vizcaya. So, 3 days yun na parang sinagasa namin yung ulan ng bagyong paing. Kaya doon nagka-problema yung paa ko. Yung baha talaga na galing sa bundok, talagang bumababa sa kalsada, nilulusong namin yun. So basa talaga yung paa ko, basa yung medyas ko. Mula 10, 5 ang sumuko. Pero si Mang Joe, tuloy sa paglakad at pagtakbo. Hanggat kaya ko pa, hanggat kayang hihakbang ko pa, yung wala pang problema sa tuhod ko, na kaya ko pa namang ilakad, ilalakad ko talaga. Kahit gapang, gagawin ko yun para lang makarating sa finish line. Pero nang makarating sa Lamut Ifugao sa ikalawang araw ng karera, nakaramdam ng kirot sa kanyang mga paa si Mang Joe. At nang tanggalin niya ang kanyang mga sapatos, alam niyo ba, mga kapuso, na isang Amerikano ang may hawak ng titulo ng World's Longest Non-Stop Running by a Human Being simula pa noong 2005? Siya si Dean Karnazes. Siya po talaga namang tumakbo ng 350 miles o katumbas ng 500 kilometro sa loob lamang ng 80 hours and 44 minutes. At sabi nga ng mga eksperto, ang brisk walking at ang pagtakbo ay nakatutulong para makaiwas tayo sa mga cardiovascular diseases. Kaya, takbo-takbo kapag may time! Pinapababa nito ang risk natin sa mga cardiovascular diseases. Pinapababa nito ang risk for diabetes, dementia, and obesity. Yung endurance and yung mga heart muscles natin and yung skeletal muscles natin. Pero hinay-hinay raw, sabi ni Doc, dahil posible rin daw makasama kung masobrahan dito. Ang jogging kasi ay isang high impact na exercise.
So, pwedeng magkaroon ng bone stress fracture. Nakikiskis yung ating mga buto sa tuhod. Kaya sumasakit ito at may lead to potential injuries. Sa kaso naman ni Mang Joe, bukod sa layo ng kanyang nilakad at tinakbo, Slowly, take it out. Ouch. Ang kanyang mga paa, nababad, nagbalat, at nagkasugat-sugat. Ang dahilan, ang pagkakababad ng kanyang paa sa baha. Ouch. 7 km na lang yan, last 7 km. Assault. Nag-iisip ako, anong remedy na gagawin ko dito? So, tinanggal ko siya, hinugasan ko. Naisip ko, balutan ko kaya to ng plastic. Kasi basa na yung medyas ko, basa na yung sapatos ko, mahapdi na siya. Ang unang-una kong nakitang mali doon yung nilagyan ng plastic yung kanyang paa. Ang plastic kasi, wala siyang absorptive capacity. So, ang mangyayari, mabababad yung paa niya sa pawis at sa tubig. Dahil naman sa basang paa, meron tayong tinatawag na maceration process. Kapag nababad ang paa natin sa tubig or sa moisture ng matagal, kumukulubot ito at namumuti at nagmamanhid. So, mas mataas ang tendency na magkaroon ng sugat-sugat sa paa at pasukan ng mga mikrobyo. Dahil nagbalat ito at nagsugat yung paa natin, tapos tulad nung kay Mang Joe, na-expose siya sa baha. So, possible po na magkaroon ng leptospirosis ang ating pasyente. At the same time, pwede rin po siya pasukan ng mga microorganism or mga bacteria. So, baka magkaroon ng infection. Ayon kay Doc, kahit sino po pwedeng magkasugat at manakitang paa, lalo na yung mga nakasapatos maghapon. Pero kayang-kaya raw iwasan yan. Ang kailangan lang, magsuot ng komportabling medyas at sapatos. At i-elevate ang inyong mga paa pagkatapos ng mahabang lakaran o kahit takbo. At para sa madalas magkapaltos dyan, pwede ka naman maglagay ng mga petroleum jelly for added layer of protection para ma-prevent mo yung mga paltos. Linisin daw ito ng tubig tsaka lagyan ng iodine. At ang pinakamahalaga raw, huwag pwersahin ang sarili. Pakinggan ang katawan kung di na kaya magpahinga. At the same time, meron naman tayong mga alternative exercises na pwedeng gawin para lang maging active or physically fit tayo. Masakit man at nagkasugat-sugat ang paa, si Mang Joe tuloy lang sa pagtakbo. At hindi niya lang naabot ang finish line, second place pa siya. Bruised but not broken, ika nga. Habang tumatakbo ako na sobrang kirot, nag-ano ako nga, Lord, bigyan mo pa rin. Sorry. Na ano ba, yung... Siyempre, wala naman akong... lakas ba kung hindi niya ako bibigyan ng lakas, ng energy? Tapos yung angel ko, kinakausap ko, kumbaga, na-overcome ko ba, na-survive ko ba yung sakit na yun, naramdaman ko na humingi ako ng energy, na bigyan pa niya ako ng lakas para lang matapos ko yung event na yun, na mapakita ko man sa family ko na hindi ako... sumuko dahil lang natanggalan yung balat ng mga paa. Agad namang siyang binigyan ng pangunang lunas pagdating sa finish line. Sabi nga, anumang pagsubok, kayang-kayan lagpasan. Basta anumang hamon ang iyong papasukan, dapat ligtas at healthy pa rin pagdating sa finish line. Nung nakita ko na siya, na yung ethnic village na yun, nung nakita ko na siya, sabi ko, thank you Lord, thank you Angel Jabamea. Narating ko rin yung finish line ba? Teka lang.